ano guys, i-discuss ko po sa inyo kung ano po ang nagagawa ng kimchi sa ating katawan. Okay? So, ito pong baso ng tubig na ito is represent po siya ng ating katawan. Okay? Kung ikaw po ay, yan, ito po mayroon tayong gagamitin na betadine. No? Ito po ay representative ng toxin. Okay? So, yan. Representative po ito ng toxin. So, ito naman yung ating katawan. So, sobrang ninis pa po niya, no? Okay? So, halimbawa po, ikaw ay mahilig kumain ng mga tusino. Yan. Tusino, lungganisa, fast food chain, di ba? Dilata. Okay? Mga barbecue, di ba? Mahilig ka sa isaw, di ba? Alam niyo naman, pag mga ano, nilagay sa mga uling, di ba? Carcinogenic yan. Okay, mahilig ka, yan, nalalagyan ka ng pollution, nag-yosi ka, naninigarilyo ka, di ba? Yan, so, marami kang iniisip, na-stress ka, wala kang pera, wala kang pera, wala kang pera, puro ka stress, Judith, yung naiisip mo, ayan, punong-puno na ng toxin ang iyong katawan, okay? So, ang mangyayari, pag hindi mo yan tinanggal, magiging cause po yan ng sakit. Iba't ibang uri ng sakit, no? Either sasakit ng ulo mo, magkakamindrain ka, di ba? Magkakalagnat ka, uubuhin ka, kasi nakakababa ng immune system ang pagiging stress. So, lagi kang pampuyat, di ba? So, anong ginagawa ng ating quincy? No? Ito pong ating quincy. Yan po. So, kukuha po tayo ng isang capsule at ipapatak po natin dito sa tubig na may mga toxin. Ayan. So, papatakan lang natin ng konti para hindi naman masayang, di ba? Ayan. Yan yung kanyang nagagawa. So, pinatakan ko po siya. Okay, babalik lang natin. Ayan. So, ang nangyari, kukuha po tayo ng panghalo para mahalo po natin siya. Ayan po. Okay, yung mga toxin, matatanggal po siya. Okay, paano siya matatanggal? So, ito po, nilagyan natin ng betadine. Hindi na po yan pwedeng inumin kasi wala naman po itong puwet para lumabas yung toxin, di ba? So, tayong tao, pag uminom tayo ng quincy, ang mangyari po yan, madidetoxify tayo. Lalabas yung mga toxin sa pamamagitan ng pawis, ng sipon, or plema. Ang plema, kapag nag-plema ka, huwag mong lunukin, okay? Kasi nana po yan ang katawan. Kaya nilalabas kasi masama po yan. Dumami sa ating katawan, no? Kaya pag may phlegm, ilabas mo yan kasi toxin din po yan. Kapag na-stuck yan sa lungs mo, delikado ka po, okay? So, yan. So, yung detoxification, lalabas po yan sa phlegm, lalabas sa pawis, di ba? Okay, lalabas sa ihi, lalabas sa pagdudumi. Kaya pag dumumi ka, di ba, uminom ka ng quincy, at dumumi ka, huwag kang matatakot kasi yung colon mo sobrang dumi na niyan. Marami na po yung mga toxin, no? Yung mga kinain mo na tumigas na dyan, no? Huwag mo po yung pananatilihin sa yung colon dahil kapag po yung nanatili, titigas po yan na parang plaque at magiging bukol po yan, okay? At delikado kapag naging bukol yan sa puwet, hindi ka makakadumi. Kaya, pag uminom ka ng quincy at dumumi ka ng marami, ibig sabihin marami ka ng toxin na dapat ilabas, okay? So, ako, uminom po ako ng quincy. Ang ginawa ko, isa sa umaga, tanghali, hapon. Nag-detox ako kinabukasan, dumumi po ako. Umaga. Tapos, after 2 hours, dumumi na naman ako. Diba? Ang maganda nun, gagaan yung pakiramdam mo kasi yung mga tinago mong toxin, nilabas na. Okay? Yun po yung effect nun. Kapag po lumabas yung mga toxin, magiging maganda. So, kung may skin allergy ka, ibig sabihin, pag may allergy ka, toxin yun, lumalabas sa balat mo. Okay? So, yun po yun. Okay? So, kung meron kayong natutunan, i-share niyo yung video para mapanood din ng iba. Ayan. At mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Click lang subscribe. At kung may katanungan kayo, i-add niyo ako sa Facebook, Christine Tan. Thank you!